Hello, magandang gabi po mga Tapuntos po. Yes, good evening po, kapatid. Hello bro Angel, magandang gabi po. Salamat po na binigyan niyo po ako ng link sa no sa Zoom. May tatanong lang ako bro Angel. Ikaw pa po yung sasa. Oo, ako po 'yon, ako po 'yon. Sasa, okay. Oo. Kala ko foreigner ka, bro. Techno expert. Sasa, Pilipino. Oh, Pilipino taga Cagayan de Oro po. O, sige po. Kaming mga Cagayanon, Blue Angel, mukhang foreigner lang talaga kami. Oo, mukha talaga kayong mga ano. Di dyan rin, mukhang Koreano na. Sige bro, go ahead. May tatanong lang po ako. Ano po kasi, Bro Angel, noong una po, palagi po akong pabalik-balik sa ano sa albularyo. Tapos punta ako ng doktor, albularyo, doktor. At saka yung sa doktor po, mga ano lang po, nung una po na-diagnose pa po na, kasi po, in-advisean po kasi ako nila na magpa CT scan. Tapos nakita lang nila doon yung ano ko po, mayroon po akong peptic ulcer at saka yung gallbladder polyp. Yun lang po nakita nila sa CT scan. Tapos punta po ako ng albularyo hanggang sa katagalan po, binilang ko na po, umabot na yata ng mga almost mga 21 siguro o 20 na mga albularyo ang pinuntahan ko. Hello po, narinig niyo po ako? Yes po, naririnig po. Balik na naman po ako sa ano sa doktor. Kasi po, iba-iba kasi yung ano yung nararamdaman ko. Yung sa kidney ko, tapos yung sa... Basta marami. Pero nung nagpa CT scan ako, yun lang nakita nila. Walang problema sa pituka ko. Tapos yun lang yung 50 calls ko. Pero ngayon, parang talagay ko po, parang nawala na yung ramdam ko sa ulcer. Ang problema ko po kasi, nung napanood ko na po yung punto for punto po, doon ko na nalalaman lahat na hindi pala ano yung sa albularyo. Tapos hanggang ngayon po nag ano pa rin ako, marami na akong nararamdaman hanggang sa ayaw ko nang bumalik sa doktor kasi minsan po nagpa-konsulta po ako. Sabi ng doktor na hindi na pwede ako bigyan ng gamot kasi po wala namang ano sa kwan ko sa ultrasound, yung ganun. Tapos po, nung nakapanood na po ako sa punto for punto, doon ko na nalalaman na bawal pala yung ano yung sa kuan sa pagpapagamot sa ano sa mga tambalan. Ang tanong ko lang po ngayon, kung posible po ba ay ako ay contaminated na ng ano? Po? Ano po yun, bro? Hello po? Medyo mahina yung audio mo? Sa palagay mo. Ano po? Naisip ko po kasi na nung binilang ko na po na mga umabot na yata ng ano, mga 20 na albularyo na napuntahan ko, posible po bang ako ay contaminated na po ng ano ng occultism? Okay. Sige, ibigay natin ano kay Brother Angel kasi meron naman siyang idea tungkol dito. Brother Angel? Bro, yung isa lang magpa-albularyo kay contaminated ka na eh. Yung pa kaya 21. Oo nga eh. Ang dami na niyan, bro. Napakala. Nako, lakas na lang kapit sa isa. Of course, normal ka ang ano mo, normal pa. Pero, nako, marami nang ganyan. Kakausapin ni Father Darwin, normal. Pero pagka-umpisa na ng exorcism niya, sisigaw na, no? But, first, nako, matindi na yan. Napakarami. Ang dami na pumasok sa'yo. Ang dami na bumulong sa'yo. Kung sino-sino ng mga evil spirit na pinasok sa'yo ng mga albularyo. We need to remember, no?
Dalawa lang kapangyarihan muli, no? Kapangyarihan ng Diyos at sa simbahan niya, yung exorcism sa simbahan lang 'yon. So may pagkaba, may ibang dasal, no? Maliban doon, gaya ng albularyo, hindi na sa Diyos 'yan. So lahat ng prayer, panggagamot na outside the church and outside dun sa mga, siyempre, may mga medical doctor naman talaga na by profession, iba 'yon. Pero pag albularyo na, may bulong na, may prayer na, may orasyon na, dili, iba na 'yon. So kung isa nga lang eh, di ba, na ano na eh, tapos yung pa kayong 21, ang dami nang kumapit dyan, bro, no? So, nakakatakot lang. Ngayon, pero don't worry, may, ayan, binibigyan na kayo ng idea dito, no? Ang the idea, hindi yan mawawala, bro, kahit ilang hospital pa yan, hindi mawawala kasi nilagyan mo na ng ibang espiritu yung katawan mo, no, sa pamamagitan ng pagpunta sa albularyo. Anong pinakamadala magandang gawin diyan? Of course, first step nyo, sana with your sa sarili mo man lang, kailangan go to confession, i-renounce mo at i-renounce yung mga, go to confession muna, sabihin mo yung mga pag ano mo sa albularyo kay Father at lahat ng mga mortal sin na nagawa mo, mga seven deadly sin, pride, lahat po yon. Gluttony, avarice, pera pa yung pagpapaalbularyo mo, and then sana ma-renounce mo yan sa harap ng ano, no? And at the same time, medyo mahaba ang proseso mo. And pinakalas mo, kapatid, sana you can look for an exorcist priest para ma-diagnose ka. May mga deliver, hopefully may mga deliverance minister diyan, da diagnose ka muna. Sabihin mo lahat, doon pa lang sa sabihin mo 21 na albularyo na ko, maano na 'yon. Ang dami niyan. Yes, so ano kanya ni schedule kanya na automatic 'yan. That's positive base doon sa mga sinabi mo, bro. 21. Isa nga lang magpa-albularyo. Isa nga lang maniwala ka sa superstitious belief na isa. Delikado na 'yon. Didisip ka na ng demonyo eh yung pang 21. So, ano ba yung, hindi mawawala yan, bro. Baka later on, ang mahirap dyan yung kapag hindi mo inano yan, lumalala. Base sa mga kwento ng mga na-exercise dito, sa punto por punto, lumalala. So, pag hindi nila naagapan. So, as soon as possible, yan, go to confession muna and mag-ano ka muna, state of grace, try your best. Go to confession and then mag-receive ka ng Holy Communion, mag-misa, rosary, then i-renounce mo sa Blessed Sacrament, no? At pangatlo, while you're doing that, schedule mo na po yung sana may exorcist priest diyan, pa-schedule po kayo kapatid as soon as possible. Baka hindi lang yan, marami pang sakit na darating because of ang dami na, 21 pala, labi lang nyo pa. So at least may chance, no? This is the way siguro ni Lord para ma-heal ka kapatid. So yun po, go to confession, mag-rosary, mag-misa at makinig dito while you're looking for agad-agad po go to exorcist priest sa iyo, pinakamalapit sa inyo kapatid. Ano po kasi bro eh nasubukan ko na pong mag-confess po tapos tinuruan po ako ni Bro Sirwin Pakot na mag-renounce. Ang gusto ko lang sana bro eh gusto ko sana ma-deliverance ba ako kasi po sa sobrang dami na kasi ng ano eh nasubukan ko naman ng ano nag-confess tapos nag-renounce po ako pero parang walang nangyari po. Yes, kaya dahil sa yung kapit nga po, no? Sa 21 na 'yan, medyo kailangan mo na yung solemn, baka bigyan ka ng ibang ilang series yan, di kagad-kagad makukuha sa isang beses yan. Solemn exorcism ang nakikita kong bibigay sa inyo ng exorcist priest. So, okay na ho yun, nagawa nyo na yun, and then just go to, ngayon, ang last, yun lang pa, isa na lang gagawin yun, na-renounce yun na. Ibig sabihin kasi, importante dyan, alam nyo, lahat ng nakikinig ngayon, ang pinaka-importante rito, gusto nyo, kapag gusto nyo gumaling, ang pinaka-importante dito, yung willingness. Yung nag-confess lang kayo, nag-renounce kayo, willing na kayo. Nakikita na ni Lord yun. Diba sa Biblia, sabi nga, yung may ketongin, diba, pumupunta. Lumalapit pa lang sa kanila, gumagaling na because of their faith. Willing sila. So gumaling na kagad yung sampu, diba? Lumalapit pa lang, hindi pa na-exercise ni Lord.
So ganun din na sa'yo. Ang nakikita ko, willing ka, nag-confess ka, nag-renounce ka. Isa na lang. So go to priest na lang, exorcist priest, para ma-solve ng tuluyan ang problema mo. Ang problema lang, ang problema ko lang po dito sa amin, bro, kasi wala kasing exorcist priest dito sa amin sa Cagayan de Oro. Tapos nagpunta ako doon kay Father John Balsamo. Kung tatawagan, hindi sumasagot. Tapos pag nag-text ka, hindi rin ano, nagre-reply. Yun ang problema ko ngayon dito, bro, eh. Bro Jun Lee, sa Cagayan de Oro daw siya. So anong masasabi mo doon sa pinakamalapit na diocese nila na pwedeng yun, tama yun si Father John Balsamo. Ang pagkakaalam ko kay Father John Balsamo talaga, bro, ang dami niyang ano, bro, ang dami niyang tawag dito, schedule, no? So yung kuya ko one time, kasi nga ganun nga rin, no, hindi nga nasagot sa tawag. Kahit si Father Darwin, hindi yan sila basta-basta sumasagot, bro, dahil sa busy nila. Private yung mga number nila, bro. Ang sinasagot lang nila yung taong parang halimbawa si Sister Edna. Si Sister Edna lang ang sinasagot ni Father Darwin. Kahit si Bro Jando, hindi yan basta-basta sinasagot ni Father Darwin. No, kasi anuin na natin na iba ang mundo ng mga exorcist, bro. Kasi hunting, kasi yan sila, hinahunting yan sila ng mga evil spirits. No? So, ang daming, kay si Father Darwin, ang daming yung experiences na nilalaro na siya ng demonyo dahil nga doon sa mga tinutulungan ni Father Darwin. So, ang ginawa ng kuya ko, pumunta talaga siya sa office, kinausap niya, hinintay niya talaga na makausap si Father John, natakausap naman niya. So, yun ang gawin mo, bro. Wag sa tawag or sa text, kasi wag mong i-expect na magre-reply sila or sasagutin kanila, dahil iba ang mundo ng mga exorcist priest, bro, kasi hinahunting yan sila ng demonyo at iniiwasan nila yung mga ganon. So kung gusto mo talaga, punta ka dun sa opisina nila, taguluan naman ang opisina niya. Saan ka ba sa Cagayan, bro? Nawala si Bro Tekno. Bro Romel? Andiyan ka pa, bro? Sa Indahag po, bro. Ah, Indahag. Sa Indahag. O, di... malapit lang. So, pumunta ka na lang doon sa opisina niya, bro. Magpa-schedule ka. Kasi as far as I know, sabi ng kuya ko, kasi grabe ang schedule. Grabe ang schedule din ni Father John Balsamo. So, magtiis ka talaga, bro. At habang wala pa, bro, so yung ano na lang, yung cares, no? Tandaan palagi, sabi ni Father Darwin, ang confession is equivalent of 100 exorcism. Bro? Narinig ba ako? Parang hindi niya. Yes, narinig ko. Oh, okay, no? So, at kung babasahin natin ng sa saan na ba yung ano, yung recording in progress. Oh, recording in progress. Kung babasahin natin ang ano, bro, ang ito yung sabi ng simbahan, bro, ah, para bro, nawala yata siya. Nawala si yung ano, yung tumawag. Ano? At may nagre-record, sino nagre-record? Kaya nga eh, naka-record sa akin, naka-record. Dental click ko yung shortcut key. Sige, okay lang. Dito sa libro na ito, brother, no, sa Catechism of for Filipino Catholic, sabi ng CBCP, sabi dito ng CBCP, sacraments, no, keep alive Jesus' presence within us. So yung mga sakramento, no, yun yung nagpapanatili sa presensya ng Panginoong Jesucristo sa atin. So kung babasahin natin ang banal na kasulatan sa Romans 8, sino sabi ng Diyos, basahin nila natin kasi hindi ko ano ang talata, hindi ko memoryado.
no, sa Romans 8 31, no? Si Bro Romel, may Bible ano yata, bro? Pakita. Pwede mayroon kung... naman ako dito. Ito ang sabi ni ito ang sabi no ng banal na kasulatan. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? No, so ang sakramento pala. Ang sakramento ay napakalaking tulong na para hindi tayo maharas ng mga demonyo. No, again, sabi ng simbahan, ang sino mang tatanggap ng sakramento, sabi dito no, sa Catechism for Filipino Catholics, sacraments keep alive Jesus' presence within us. So yung mga sakramento, yun ang bumubuhay sa presensya ng Panginoong Jesucristo sa atin. At again, sa Romans 8, sabi ni San Pablo, kung ang Diyos ay kakampi natin, no? Sino ang laban sa atin? So kung hindi ka pa makapa ano brother, kung hindi ka pa makapa deliverance kay Father Jun Balsamo, no? Kasi gusto mo talaga ma-deliverance. So ano, patuloy mo lang yung pagtanggap ng sakramento, bro, no, yung confession, then Holy Eucharist. Yun lang. Hindi ka na maharas, no, hanggang sa dumating yung araw na pwede ka nang i-deliverance ni Father John Balsamo kung gusto mo talaga magpa-deliverance. Pero sabi ni Father Darwin, tandaan natin, ang isang sacrament of confession is equivalent of 100 exorcism. So mas makapangyarihan pa pala ang sakramento kaysa sacramentals, no? Pero dahil gusto mo magpa-deliverance, then gawin mo na lang muna yung cares, no? Dahil sabi ng simbahan, kasama natin ang Kristo kapag tinatanggap natin ang mga sakramento. So, tanggapin mo yung care, gawin mo yung cares, hindi ka maharas, wala kang dapat alalahanin, then pag may time na si Father John Balsamo sa iyo na mag-deliverance, then doon ka na magpa-deliverance, kapatid.